Diyan, magsimula tayo sa iyo. Sino yung ano mo? Top 3 mo sa JRU Legends? For me, yung top 3 ko is si Coach Philip Cesar. So, yung mga mas nakaka-hide sa amin, siguro alam naman kung paano maglaro si Coach Philip. Talagang very dominate. Kahit di ko nakapanood, talagang marami nagsasabi sa akin na mas ahead sa akin na talagang yung Coach Philip Cesar ay talagang ano, grabe inside and ano outside. And of course yung idol ko talaga since maliit ako bago mag-start ng basketball is si Coach Berhel. Talagang of the sa college going to the PBA, dala-dala niya yung talagang pagiging isang MVP, King Bomber. And ang huli ko si Coach Nani. Kaya pinili ko si Coach Nani Pundulan kasi isa rin to sa nag-dominate ng 2000 siya. Kasi nakuha niya yung MVP, talagang isa rin to outside and inside the court, talagang unstoppable. Kaya yung the best 3 players na JRU na nakuha ko na pinili ko is sila tatlo. Nakakatuwa na si Nani Pundulan eh. Kumbaga, shout out kay Nani Pundulan. Yan yung mga parang alamat ng NC talaga. During his time. Eh. Okay, let's go to James Senna, your JRU all-time top three. Sa akin, si Coach Philip Cesar, Manny Victorino, and syempre, Ariel Boyager, Berhel Meneses. Si nabutan ko talaga yan nung napapanood ko si Coach Berhel. Siyempre, yung signature moves niya na galaw, yung ginagaya ko nung bata ako eh, na yung ulo gumagano. Yung trademark niya na. So yun, sa akin. Okay to, may Manny Victorino ha? Bigay pugay. Si Manny Victorino kasi nung time na yan, kaya ano, yung anak niya is nasa amin, nag-team B. So nakakausap ko siya, ayun. Eh, big man din naman siya. So parang... Parang ikaw? Parang ginagaya rin ako nung time na nasa JRU ako. Okay, Mr. Marvin Hayes. Hey, hello. Ang iyong top 3 all-time JRU? For me, sa akin, ano, number 1 si Tapal King, Philip Cesar. hindi ko siya napanood na maglaro sa JRU, pero nung pumunta ako nung time na yun sa JRU, naririnig ko na yung pangalan niya. Then, syempre, ano tayo, tingnan natin sa YouTube. So, ano na siya, nasa pro na siya naglalaro. So, nakita ko, magaling talaga. Then, next ko si, syempre, si Idol, Berhel Meneses talaga. Yun. So, naging coach ko rin siya for 1 year. Then, marami rin siya na itulong sa akin. Then, magaling talaga siya sa PBA pa lang, pinapanood ko. Yung mga head and shoulder move niya, tsaka yung mga dunk niya, sobrang idol talaga yung mga galaw niya. Then, for me, pang-pangatlo ko si Nani Pundulan. So, nakalaro ko na rin siya nung sa mga ilang commercial game. Tapos NCAA high school pa lang ako napapanood ko. Magaling. Doon ko nakita yung ano eh, pass break, biglang i-stop sa 3 points, pukol, pasok, galing. So MVP siya noong time na yon. So magaling siya. And so sobrang idol ko rin siya. Ano, nakikita ko siya sa labas ng court, sobrang bait. Simple lang. Sa tigil labas yan, ha? Hindi. So, sa... Yung totoo, yung totoo. Paminsan. So, puro labas, eh. Baka tigil labas. Total. Then, tsalugar ko rin siya sa Mandaluyong. So, nakikita kami. Taga doon talaga yan. Oo, kuya tawag. Kuya Nani, kamusta? Okay lang. Nani Epondula. Husay talaga yan. O yan, total lang dito ka paparoni. Eh, kasi yung Philip Cesar, di nila inaabot eh. So, nung naglalama kayo ni Philip sa UAAP, hindi. Teka, napaisip ako. O hindi. Hindi. Pambihira talaga si Vice. Yeah. Hindi ko naman siya nakitang naglaro sa NCAA, pero ang alam ko, kaya nag-champion ng JRU, dahil kay Philip Cesar. Pangalawa, yung exploits ni Vice na kinilala bilang the scholar pagdating sa PBA, nakita ko talaga sa national team, sa Crispa, kasi Crispa fan ako talaga eh. At nung nakalaro ko, it was the twilight years of Philip Cesar.
pero napakahusay pa rin. In fact, he played for Ginebra nung time na nakalaro ko siya. Ah, Ginebra na siya, no? Yes, import stopper pa rin siya. At mag-ingat ka, kung akala mong hindi ka niya maabot, ididikit ka niya parate. And he's a big-time scorer. At yung mga binanggit nila, naalala ko rin si Nani Ipundulan, mahusay din talaga yan, big-time scorer. Manny Victorino, naging teammate ko sa Shell before, alamat din ng GR yan. But if you want to go way back, nandiyan pa si Carvajal, nandiyan pa si Coach Chris Kalilan, at yung father ni Coach Chris Kalilan, isang legend din yan ng GR. Nahimangin ko inabot, pero alam ko na mabigat yung pedigree at yung inambag sa kabuuan ng Jose Rizal College pa noon. Oh, dati. Ayan. JRC pa. Correct. JRC. Pa dati. Ako curious ako, ha? Kasi lahat naman kayo JRU legends. No? Anong meron ng isang JRU player na walang ibang mga kalaban nyo sa NC? Bakit kayo natatangi dyan? Ano ba? Pwede ba ikaw muna sumagot? Ah, sa akin, ang trademark dyan sa JRU is Hopia. Hopia Factory, di ba? Oo, dati. Yung cheer, no? Yung cheer, di ba? Tsaka may bilihan pa ng Hopia ngayon sa gilid. Ah, meron? Meron pa. Saan banda ron? Sa likod. Sa likod. Hindi, yun yung gym, di ba? Factory ng Hopia, talaga yung palibot yun. Palibot yung school yun. Yung pang school, walang masarap na Hopia. Munggo, baboy. Kahit ano. Lahat. Ay, sabi rin siya, akala nyo, maalaskan nyo kami, ha? Kaya, proud kami dyan. Bukod tangi dahil sa Hopia. Bukod tangi dahil sa Hopia. At bukod tangi dahil sa mga alamat, tulad nila Philip Cesar, Manny Victorino, Vergel Meneses. Anong feeling na tulad yan, idol nyo si Vergel, na pare-pareho kayong JRU? Marvin? Masaya ako na napunta ako sa JRU, especially naging coach ko si Coach Vergel ng isang taon. Siyempre, ano yun eh, legend ng ano yun eh, basketball dito sa Pilipinas, di ba? Kumbaga, masaya ako na nakilala ko siya, then marami siyang naitulong sa akin on and off the court. Kumbaga, masaya ako na nakilala ko siya, naturuan niya ako. Siyempre, sikat siya nung nasa PBA siya. Tapos, alam mo, ina-idol mo lang. So, ngayon, kasama mo na sa team. Alam mo yun, natuturoan ka niya. Tapos, pinapayuhan ka niya kung ganito dapat gawin mo para makaabot ka sa pro. Kumbaga, sobrang thankful ako na nakilala ko siya at nakasama ko siya. Close to close sila, ano? Hindi, inaabot niya kasi si Coach Vergel nung last sobrang ano kasi yun eh. Sobrang higpit yun. Alam niya kung yung player nagloloko o hindi. Alam niya kung niloloko niyo yung ensayo or hindi. Alam niya kasi napagdaanan niya yun eh. So, isang tingin niya pa lang sa player kung susunod sa kanya to o hindi. Yun, sobrang mataas yung basketball IQ niya. Alright, salamat JRU Legends, John Wilson, James Senna, Marvin Hayes. Search engine. Hindi to JRU legend, pero legend. Coach Ronnie Magsanok. Gentlemen, maraming salamat. Thank you. Still ahead, some of the world's best basketball minds are in Manila for the 2019 World Hoops Clinic. We'll speak to some of them when the score returns.